para mapatawad mo kung asawa ko. Kasi gulong-gulo na ako. Wala akong maalala sa nangyari. Hindi ko alam ba't ko napatay ang papa. Hindi ko sinasadya. Wala akong maalala sa ako. Asawa ko. Kaya ano muna na lang siya? Hindi niyo naiintindihan eh. Hindi ko kayang guide sa ng asawa ko. Ikakamatay ko pag iyon na matawad mo, ma'am. Asawa ko! Halik sa'yo ni Victor. Dahil kapag nangyari pa ulit yun, ibig sabihin, ginusto mo. Pugi-pugi ka talaga sa dati ko asawa, no? Kasi kung makapagsalita ka, parang siya lang ang mundo mo eh. Oo, siya ang mundo ko, pati na mga bata. Ang pamilya kong buhay ko. Ano nakakatawa sa sinabi ko? Wala naman. Nakakatawa lang kasi ikaw na tong asawa, ikaw pa tong insecure. Ayoko nang pabahin pa ang usapan na to. Itong baby namin ni Victor nagkaka-fetal distress sa sobrang dami ng negativities. Gusto ko na naman maging malinaw sa atin dalawa to eh. Tatlong buwan, yun lang ang usapan. Ginagawa lang natin to para mabilis ang pagaling ni Victor. Ito lang sana yung pakiusap ko sa'yo. Magkukunwari tayo na magkaibigan sa harapan niya. Bibigyan mo ako ng karapatan na makasama siya sa kahit na anong oras. At sana lang huwag kang ma-inlove ulit sa kanya. Makakaasa ka. Hindi ako may in-love sa kanya kahit in-love pa rin sa akin ang dati kong asawa. Kung tutuusin nga, Janine, kung gusto kitang paghigantihan, napakadali lang sa akin na agawin si Victor sa'yo. Pero hindi ko gagawin yun dahil hindi ako ganong klaseng babae. Hindi sa iniinsulto kita, ha? Pero desente akong tao. Sa pangalawang kondisyon mo na maging magkaibigan tayo, sige, ibibigay ko sa'yo yun. Pero wag naman sanang OA na parang close tayo kasi hindi ako sanay makipagplastikan eh. At sa huling kagustuhan mo na makasama ang asawa mo, sige, papayag ako kahit anong oras, malaya ka. Masaya ka na? Dapat lang. Kasi kung sa ibang babae to, hindi sila papayag. Tanga na kong tanga sa mata ng iba. Pero ginagawa ko to sa inaakala kong tamang dahilan. At huwag naman sana akong magsisi sa pagpayag. Magtulungan na lang tayo para sa kabibilis ng pagaling ni Victor. At salamat sa pagpayag mo. Si Yvonne. Kuya, kasi umuwi na si Yvonne kasi hinahanap na siya ni Marcos. Tulit pabasahin si Yvonne. Anak, huwag mo nang paulit-ulit na itinatanong yan. Makakasama sa'yo ang pag-iisip ng kung ano-ano. Magpahinga ka, ha? Yan ang makakabuti sa'yo. Sige, Mama, ikaw din na magpahinga na kayo. Huwag mo ko alalahanin. Hindi ho. Ayokong magkasakit kayo dahil sa akin. Okay, sige na. Umuwi na kayo ng mama eh. Ako na pong magbabantay kay Victor. Sige na, May. Uwi na muna tayo saglit. O sige, anak. Aalis na kami, ha? Babalik kami bukas. Sige, ako. Ingat daw kayo. Ikaw na muna bahala sa anak ko. Apo. Halika na. May kailangan ka, sabihin mo lang kaagad sa akin. Asawa ko na dapat kasama ko dito eh. Naiintindihan ko. Pero wala siya ngayon. Kaya konting tiis na lang. Hindi bale, pagsasabihan ko si Yvonne para hindi mo na laging sisisihin ang sarili mo.
Salamat, ha. Maraming salamat talaga. Ang kapal talaga ng mukha ng babae niya, ha. Siya pa talaga may ganang humingi na kung ano-anong kondisyon sa'yo. Mas! Tsaka baka nung pinagbigyan, naku, aabuso yan. Baka kada linggo may kasunduan at the weekend sa'yo. Oo, eh, ganun talaga eh. Buisit ako sa kanya. Pero ang totoo, naiintindihan ko siya. Sabi? Actually, hindi mo siya kailangan intindihin. Kahit walang actually, pwede. Linggo mo ngayon, guys ka ba sa dabas? Para actually ka, Mars, ha? Ang gulo mo! Ang intindihin mo yung sarili mo. Eh, teka. Alam na ba niya na inuro mo yung demanda laban kay Victor? Hindi pa. Sinabihan ko si Atty. Nong na sabihin sa abogado nila. Ayoko na nang mahabang usapan eh. Gusto ko na lang matapos to, kaso ito naman. Mars, basta kami nagpapaalala lang, ha? Siyempre, in the end, choice mo pa rin yan. Gagalangin naman namin ni Mimi decision mo eh. Good luck sa'yo, ha, Ipon. Eh, paano yan? Di ba magkukunwari kayong mag-asawa? Eh, baka hilingin niya sa'yo yung mga pangangailangan niya. Yun na nga. Siyempre, magkarabi kayo sa kama. Maglalabing-labing ba kayo? Sabay ba kayo maliligo? Alam ko naman sumigaw ko ng rape. Tatlong buwan lang naman ang usapan eh. Kaya ko namang iwasan ang dapat iwasan kahit nakatira kami sa isang bubong. Katulad ng sinabi ko kay Janine, malinaw sa akin ang sitwasyon. Actually, kala ko ba hindi na kailangan na actually? Kasi hindi naman linggo. Oo, hindi linggo. Biyernes. Biyer na kay. Pero Mars, ha? Basta tatandaan mo yung lahat sinasabi mo, ha? Kung hindi, kami mismo ni Mimi uuntog sa ulo mo nang ikaw naman ang mag-amnesia, hmm? Pasensya ka na. Nahirapan lang akong makalala pero hindi ako baldado. Hindi lang din kasi ako komportable na nagisilbi ng imang babae. Ayaw kong bigyan si Yvonne ng dahilan para magselos. Hindi. Hindi mangyayari yun. Kilala ako ni Yvonne. Para magkapatid na nga turingan namin eh. Naiintindihan niya kung bakit ko ito ginagawa dahil sobrang lalim na ng pinagsamahan namin. At may tiwala siya sa akin. Kaya sana hayaan mo na alagaan kita. At sana rin, Victor, bumalik na yung pagkakaibigan natin. Hindi ko maalala eh. Hindi ko maalala kung paano tayo naging magkaibigan. Paano kayo naging mag-iibigan ni Yvonne? Si Yvonne, kilala ko si Yvonne eh. Buong buhay niya, halos ako ang kasama niya. Huwag kang mag-alala. Maalala mo rin ang lahat. Tutulungan kita. Dapat hindi na natin iniwan si Kuya doon sa babaeng yun eh. Baka mamaya kung ano pang masabi niya na makapagpalala pa ng sitwasyon. Excuse me. Eh kung ako naman ang tatanungin niyo, eh talagang malala na ang sitwasyon the moment na kinusinti niyo ang pagkukunwaring ito. Saan ka naman nakakita? May amnesia na nga. Kinusinti pang maling ala-ala. Nako, isang malaking kabaliwan. Diba? Kinonsintin yung mangyari to kasi may sarili kayong agenda. Hindi ninyo matanggap na hindi pinili ni Victor ang manok ninyong si Yvonne. At hindi nyo rin matanggap na yung kinaiinisan ninyong babae, eh asawa ngayon ni Victor. Ma, bakit? Bakit naman namin siya tatanggapin? Sige nga, eh siya nga yung dahilan kung bakit nagkabulbul yung buhay ni Yvonne dahil sa kakatihan niya. Oh. Pero nga, dinadala na nga niya yung anak ni Victor. Kaya nakakilabot ang mga ginagawa ninyo. Tama na! Walang maidudulot yung pagtatalo ninyo. Imbis na magtalo kayo, ipagdasal nyo na lamang na gumaling kaagad ang anak ko. Whatever. Ay, ako. Gary, baby, bubot! Anak ko sa pagkadalaga si Audrey. Iniwan kami ng papa niya bago pa man niya malaman na magkakaanak na kami. Kaya nung naging malapit tayo sa isa't isa, naging malapit rin sa'yo ang anak ko. Victor, kaya Papa ang tawag niya sa'yo. Papa ang turing ng anak ko sa'yo. Kaya pala,
Eh, nasan na ba yung tatay ni Audrey? Wala na akong balita eh. Alam mo, yung mga ganyan lalaki, dapat binibitin ng patiwarit eh. Kahit na paano ang dahilan niya, para sa akin wala yung kapatawaran. Janine, sana maging maligaya ka na. Kaya ni Audrey, dapat pakakita ng kaligayahan ng mga taong mabubuting loob kagaya mo. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya sa mga sinabi mo. Salamat. Janine. Sana mong masamain, ha? Alam ko, magkaibigan tayo kahit hindi ko maalala. Pero, hindi tama, eh. May asawa na kasi ako. At mahal na mahal ko siya, si Yvonne. Siya ang buhay ko. At ayoko nang tagdagan pa yung mga masakit na binigay ko sa kanya. Kaya siguro, maintindihan mo naman kung nasabihin kong dumistansya ka. Anong nangyari sa ating dalawa? Pagmamahal na yung bakit? Progress ni Victor. At the rate he's going, mukhang madi-discharge siya bago magpasko. But kailangan pa rin natin mag-run ng a few tests just to make sure na talagang pwede na siyang umuwi. And of course, yung physical therapy, ha? Kailangan tuloy-tuloy yun kahit na nakauwi na siya. Dok, mga ilang araw pa po ba bago namin maiuwi si Victor? Next week, pwede na umuwi ang pasyente. Oh, salamat naman sa Diyos. Oh, may kukunin lang ako, ha? Will you excuse me? Janine, alam kong mahirap ito para sa'yo. Pero hinihiling ko na sana maiayos na lahat ng gamit ni Victor. Kailangan ko na kasi yung dalhin kina Yvonne bago pa siya makalabas dito sa ospital. Natin.
Yvonne. May... Dala ko na yung mga gamit ni Victor. Ako na lang mag-aakyat sa taas. Sige ho, sige ho. Iwan niyo na lang ho, dyan. Ako na lang mag-aakyat. Yvonne, hindi ko alam, anak, kung saan ako magsisimulang magpasalamat sa'yo. Alam kong napakalaking pabor nitong hinihingi namin sa lahat ng pinagdaanan ninyo ni Victor. Alam kong wala akong karapatan para humingin ng pabor sa'yo. May, wala ko kayong dapat ipagpasalamat. Sarili ko hong desisyon to hindi bilang isang pabor. Ginawa ko ho to dahil mahal na mahal kong anak ko at kayo. Kung ano man ho yung pinagdaanan namin ni Victor, hindi naman ho yun nabago ng pagsasama natin bilang isang pamilya. Ang ako anak sa'yo nagpapasalamat, kundi pati sa Diyos. Binigyan kanya ng lakas ng loob, tapang para harapin lahat ng ito. Naniniwala ako, anak, matatapos din lahat ng ito. Sa kung ano mang paraan, basta mag-ispatibay ka lang, ha? Andito na lahat ng papeles ng bahay at lupa. Oh, pag pumalya ka sa usapan, ha? Akin ang bahay at lupa mo. Sige, mauna na ako. Janine, alam mo bang pinagagawa mo? Kaya mo bang tubusin itong bahay at lupa mo? Carla, hindi ko alam. Basta importante gumaling si Victor. Gagamitin ko ang pera na yun para sa therapy niya. May pamilya siya. Hayaan mo silang mamblema. Pero akong asawa. Asawa? Eh, hindi nga asawa ang turing sa'yo, di ba? Masakit man, pero iniisip ko lang kung paano ka makakabawi sa lahat ng naipundar mo. Gagawa ko ng paraan. Paano? Buntis Carla, ko hindi ko alam! Basta ang importante si Victor. Importante pa siya sa kahit anong bahay, lupa o pera. Diyan, pakinggan mo nga yung sarili mo. Malayong-malayo ka na sa Janine na nakilala ko. Ang Janine na nakilala ko, inuuna ang kinabukasan niya, pati kinabukasan ng anak niya. Nagsimula na ang lahat na ito nung nagkamali kang umibig niya sa Victor na yan. Let's yung pag-ibig niya yan. Mahal ko siya. At anong mang sakit at hirap na dala ng pagmamahal na yon, titiisin ko. Lalaban ako. Ganun ako magmahal. Sige, ako na lang. Kaya ko... Nay! Oh! Okay na po ba? Gwapo na po ba ako? Palagi ka namang pogi, anak. Para po kasi sa pagdating ni tatay, gwapo po ako. Ika. Ay, alam mo naman na tatlong buwan na nga ilalagay ng tatay dito, di ba? Magaling na siya. At bumalik na yung alaala niya. Pabalik na siya dun sa ibang pamilya niya. Alam ko naman po yun, Nay. Pero kahit nandito pa rin po si tatay, pwede naman po tayo maging masaya, di ba po? Masaya nga po ako eh. Dito po magpapasko si tatay. Ay, anak, sobrang salamat sa pag-unawa sa sitwasyon. Ha? Alam ko mahirap. Po sa inyo, Nay. Sino po ba magtuturo sa akin kung hindi kayo? Asawa ko!
Arcos! Tay! Kamusta? Okay lang po. Pwede ba, labas muna kayo ni Marcos? Wala ka. Pumiyata ng usap, ha? Ha? Okay po, Tay. Ito ah. Mag-ingat ka na, ha? Huwag masyadong takbo ng takbo. Nakasalan ako kung ba't namatay ang mapang. Huwag muna natin itong pag-usapan. Baka makasama pa sa'yo. Anong gusto ko na pong malaman kung ano nangyari? Kung ano pong nagawa ko? Kung ano pong nabigay kong sama ng loob para atakin si Papang sa puso? Gusto kong humingi ng tawad sa inyo, pero wala akong malaman kung anong nagawa ko. Kung anong naging kasalanan ko. Gusto kong maging totoo ang pagiging kong tawad, Mama. Kuya, nung gabing namatay ang papang, ikaw ang kasama niya, pero dahil lasing ka noon at inatake siya, hindi mo siya kaagad na ihatid sa ospital. Mamang, hindi ko po alam kung anong nagawa ko. Pero patawarin niyo po ako. Pangako po, gagawin ko lahat. Patawad niyo ako lahat. Patawad ako ng asawa ko. Gusto ko mabalik niyo ang dating tingin niyo sa akin. Hindi mo kailangan gawin yan, anak. Patawarin niyo po ako.